Hi guys! Welcome to our YouTube channel! It's him, Paul! And it's him, Mark! And welcome to Paul and Mark Vlogs! Guys, welcome to our first vlog. Kung napapansin niyo po, first time namin mag-on-cam vlog, magsalita dahil yung mga previous vlog po namin ay mga random videos lang. And tatawagin natin itong first vlog namin na 10 facts about me. Me? And 10 facts. 10 facts about us. Us. 10 facts about me. Me? And 10 facts about us. Dalawang beses na yan! So yun, dumako naman tayo sa 10 facts about us. So, syempre yung number 1 dyan, yung first net. Yung nagkakilala kami by using this kind of app. Basta meron siyang DER sa dulo. Sa mga friendship natin dyan na mahilig sa applications na may DER, alam nyo yan kung saan kami nag-meet. Siyempre, doon, thankful pa rin kami sa app na yun. Kahit parang sa iba, sinasabi, landian lang siya. Siyempre doon, makikita mo pa rin yung true love mo sa application na yun. So mag-upload na kayo, search na lang yung may mga DER. Karon. Yun nga yung first met namin ni Mark is doon nga sa application na may DER ang dulo. So, mga panahon na yon is parang nasa 20 years old pa lang ako. Yung mga time na yun, syempre bored, wala ka namang jowa, single ka. So, parang naisipan ko rin mag-download ng app na yon. So, not realizing na dun ko nga siya mahanap, dun ko makikita yung true love ko ngayon. Yung number 2 naman, yung who approached first. Siyempre, to tell you honestly, siya talaga. Paano masabi? Hindi, ako talaga yung nag-approach. Kasi, yun nga sa ginamit naming application na yun, parang dating app siya, diba? Nakita ko na yung picture niya, yung profile niya is mysterious yung dating sa akin na parang black and white pa ata yung ano noon, parang nakita ko pa siya na mysterious nga, then nakita yung mukha niya talaga, then yung iba kasi nagpapakita ng mukha, then suddenly, 'di ba, hindi naman pala talaga sila yon pag nag, diba? Alam niyo na yon, ganun. Then in-approach ko na nga siya, in-add ko na nga siya, tapos doon na nga nagsimula yung conversation namin, then nagpakita ko ng picture sa kanya, not realizing din, sinabi niya nga na nagustuhan niya ako kasi nga, pinakita ko yung picture ko is parang na love at first sight. Dati kasi yung unang-una, akala ko chinito siya, yung pala chipangit. Wow. Number 3, yung monthly date namin. Monthly date namin is April 4, 2016. Then nag-celebrate kami ng aming 55th monthly no last November 4. Mm-hmm. Then sana darating na yung aming 5th monthly next year and sana mas maging bongga. Ulit. So darating na yung aming 5th anniversary next year, April 4, and sana magkaroon kami ng kahit simpleng celebration. Okay na yung simple, basta kami pa rin. Hindi naman naano yung kung gaano kabongga yung celebration, basta yung tatag ng relationship yung dapat. Pundasyon. Ganun. Yung first travel namin together is way back 2016 pa lang yun. Parang kakaisang buwan pa lang namin or wala pa kami isang buwan nun. Pumunta kami ng Pangasinan kasama yung mga kaibigan ko. Yun nga yung first travel namin sa Pangasinan. Na-meet ko yung mga kaibigan niya and napakasarap sa pakiramdam na ang gaan-gaan agad ng aking pakiramdam kasi mabait sila, accommodating, then binuntahan namin bahay sa Pangasinan. Hello po sa inyo, pinatita. Pinatuloy kami nila doon ng 1 week, pinakain kami, pinatulog, pinagrampa, lahat-lahat na, everything. Pinahiram ng motor. Pinahiram ng motor, kung nagkaligaw-ligaw man kami kasi hindi namin alam, nagdesisyon. Maraming salamat sa inyo. Ang napakasarap na experience namin and hopefully makabalik kami dyan. Shoutout sa inyo dyan lahat, kina Albert. Mm-hmm. So yun, yung pinaka-bonding moments namin ni Jowa is
manood ng movie, mag-video pag may mga gala, and kumain sa labas pag may budget. Wow. And manood ng sine kung kaya ng budget, kung kaya ng budget. And bonding moments namin na magkwentuhan, and pinaka bonding moments din namin yung kamustahin namin isa't isa kapag galing sa trabaho, kasi yun yung pinaka gusto niya, na gusto niya kamusta ko siya. Kanyari, kamusta yung trabaho mo, kasi dati hindi ko naman nagagawa yun. Naayon niya na parang pagkadating namin sa bahay, cellphone agad, ganto ganyan, wala man ang kamustahan. Yun yung isa sa nagustuhan ko sa kanya, na parang gusto niya, kinakamusta ko naman yung kung nabagod ba siya and everything, gano'n. And everything. Oh, so ngayon yung bonding moments na hindi naman niya nasabi is yung paglalaro talaga namin ng ML. Wow. Before kasi yung ayos pa yung cellphone niya, yung maayos-ayos pa, ayun parati kami naglalaro ng ML. Pero ngayon kasi, ano, dahil wala na, malungkot, wala na siyang cellphone. Aww. So isang cellphone na lang yung ginagamit namin. So parang napaka seldom na lang talaga namin maglaro ng ML ngayon. Minsan ako maglalaro, solo lang ako. Kung minsan siya, solo lang din. So yun, give and take na lang kasi isa lang naman yung gadget. Aww. Kinakagusto ko talaga, the things that I love the most for him. To him? Okay. Yun yung... for him. Yun yung pinakagusto ko talaga, yung the things that I love to him is napaka-sweet, napaka-sarap. What? Napakasarap niya magluto, napaka-familiar yan din, religious, basta lahat-lahat na, kumbaga parang boyfriend material talaga siya. Para sa akin, ewan ko lang. Kaya kumbaga parang, he changed me for the better. Kumbaga parang, nasa tamang tao na ako. Kaya sana kayo rin. Cha! Sana all. Ako naman ang pinaka nagustuhan ko sa kanya is yung sense of humor niya. Aww. Napaka-spontaneous niya. Pagdating sa mga... Of course, meron kami mga dull moments. Pero nalilift yun dahil sa mga ano, sa mga kwento niya, sa mga jokes niya. Yun talaga yung nagpapasaya talaga sa akin. So parang hindi rin talaga kompleto yung araw ko kung hindi ko siya makakausap, kung walang kamustahan. Kahit magkalayo kami, nag-video call kami, nag-uusap kami. Wow. Yun. May mga napupulot pa rin ako mga kwento sa kanya, mga chismis niya, mga natupal sa mga kaibigan niya. Ayun. Kaya gusto niya ako kamustahin kasi once kinamusta niya na ako, doon na ako magsisimula magdaldal hanggang sa di na ako matapos, hanggang sa makatulog na siya, pagod na. Pagod na siya kakapakinig. Kaya yun, sobrang daldal ko. Parang nag-storytelling na akong dating. The least I like to him, dati, nung bago-bago pa lang kami, syempre ako, parang sobrang lambot, parang cotton candy na, parang bulak na. Kumbaga parang sa akin, hindi kasi ako sanay na sa environment ko na parang nasisigawan and everything. Alam niya ng mga kilala ko na parang, kasi sa kanya parang minsan parang medyo ano siya magsalita, ano daw doon? Parang galit, pero hindi naman. Parang may mga ganun kasing tao na parang kala mo lagi galit, hindi naman. Yun doon, minsan parang doon kami nagkakatalo, minsan nagwawarlahan nga kami malala. Kung alam niya yung mga pinagawayan namin, napapalaki namin yung maliit na bagay sa, dahil lang sa pagsabi niya sa akin ng ganun nga, parang panigaw, pero saka naman hindi naman pala dapat ganun to i-take yung ganun mga bagay. Ayun, yun yung pinakaayaw ko sa kanya dati. Ngayon, pinakaayaw ko sa kanya, laging gusto niya. Hey! Lagi niyang gustong maglinis ng bonggang-bongga at malinis naman. Well, sa akin, wala naman talagang perfect relationship. Meron at meron ka talagang makikita sa partner mo na hindi mo gusto. For me, ang hindi ko lang gusto sa kanya is yung pag nagalit ako, magagalit din siya. Yung parang, magpapataasan pa kami ng ihi bago kami mag-approach sa isa't isa. Pero at the end of the day naman, wala naman yun. Parang, no issues sa amin. Yung parang, napaka-natural naman yun siguro sa lahat ng magpa-partner, magjo-jowa na meron at meron talagang araw na magka-clash talaga. Okay, yung biggest struggle namin as a couple, yung relationship namin dati, LDR, kaya nga siya nakapagawa ng videos na umabot, maraming salamat. Yung ginawa niyang videos na umabot ng 14,000 views, maraming salamat sa inyo at sa mga nag-subscribe. So, sobrang miss na sa akin, LDR nga, long distance relationship.
Kumuha siya ng video at sinadyo sa akin. At si Bayot naman sobrang kilig na kilig. At talaga nga namang umaakaw ang aking kaligayahan that time. And hopefully, magawa niya pa rin yun. Hindi naman yung masyadong nakwento yung biggest struggle namin is kasi before nga, ang nakwento ko, doon ako nag-aral sa Bicol ng college. So, nag-OJT ako dito sa Manila. Doon kami nagkakilala. So, syempre, OJT ka, 6 months ka lang dito sa Manila, then babalik ka na ulit sa province para mag-aral. Yun talaga yung pinaka-biggest struggle namin is yung nag-LDR kami na almost a year. Almost a year, syempre, dahil I'm graduating ako noon, tapos after ko graduate, nag-take pa ako ng exam, so nag-review class pa ako. Hanggang ngayon, yung pagkatapos ko mag-review class nung pumasa na ako sa board exam, yun nga, nagsama na kami, and hopefully, hindi na ulit kami maghihiwalay as earlier. So, yung success namin as couple, yun nga yung pinaka naging successful thing for me is yung namin yung LDR moments namin, na lagpasan namin yon. Sana sa lahat ng mga magkakopol dyan, malagpasan nyo rin doon, and be faithful and be true to yourself para malagpasan nyo yung mga ganung bagay. And yung success din namin para sa akin, sa kanya, kasi siya yung isa sa talagang gumagabay sa parents niya ngayon. Aww. At ako din parang ganun din, kaya parang as couple, parang masaya na kami kahit paano makatulong kami sa magulang namin. Naman ang biggest success namin as couple is yung genuine happiness namin. Wow. Kahit na marami kaming ups and downs, kahit na, ayun nga, nag-LDR kami before, ako nakagraduate na ako, so hopefully, siya next year makagraduate naman. So yun talaga yung true happiness talaga sa akin. At masasabi kong success yun dahil naging gabay kami ng isa't isa para makagraduate, para makapagtapos ng pag-aaral. So yun, sa future namin, hoping ako na sana mas lalo pang gumanda, mas lalo pang maging smooth yung flow ng ng trabaho namin, ng income namin, para magkaroon din kami ng mga magagandang memories in the future. Maraming salamat po sa panonood ng aming first vlog. Kung nagustuhan nyo po, please hit like, share, and comment. And huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe sa aming channel, Paul and Mark Vlogs. And kung may mga suggestion pa po kayo, just comment down below and we will do our best para magawa ko yung mga suggestion nyo. Open po kami for suggestion. Hanggang sa muli, mahulay na bagari sa ating lahat. Paalam!